Hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back to my channel. Ito po ang Hernan Dog World TV. Guys, yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na dahil ngayon ipapakita ko po sa inyo yung mga Samoyed, the Asia Pacific Samoyed Kennel. Kaya guys, watch this. Pakita ko po sa inyo ngayon yung kanyang conformation training ng mga Samoyed. Pakita ko po sa inyo yung up and down movement, round and round, yung side gate nila, pre-posing at saka manual posing. Kaya guys, panoorin na natin to. Pre-pose or freestock training. Ito yung exercise na hindi na kailangang hawakan ng aso. Kailangan alerto ang aso, focus kapag ginagawa ang gantong klase ng exercise. Napaka-importante ng pagiging alert ng aso at focus siya dahil ang training na pre-stock o pre-pose ay kinakailangan ang aso na mismo ang mag-aayos sa sarili niya. Inaayos niya at tinutuwid ang sarili niyang katawan at ang unahang paa niya at sa kahulihan ay iniaayos niya rin. Paulit-ulitin ang gantong klase ng exercise upang makasanayan ng aso na ayusin niya ang kanyang katawan, ulo, paa sa unahan at paa sa hulihan ay ilagay niya sa tamang posisyon. Up and down movement or straight and back and pre-posing. Ito naman yung exercise na kailangan diretso ang takbo ng aso, papunta at pabalik sa judges. Dahil dito nyo malalaman kung tama ang movement ng aso nyo sa unahan at sa hulihan. Dahil minsan may mga asong hindi diretso ang galaw dahil kulang pa sila sa training. O minsan naman may mga asong hindi diretso ang galaw dahil may diferensya ang structure ng aso. Kinakailangan ng seryosong training sa gatong klase ng exercise upang maitama natin ang movement o galaw ng aso natin sa gatong klase ng conformation. Paulit-ulitin ang gatong klase ng exercise hanggang sa matutunan at makasanayan ng aso ang straight and back conformation training. Side gating. Ito yung exercise na kailangan ay ma-appreciate ng judges yung kanyang side profile or side gating habang tumatakbo. Kailangan makita ng judges na nakataas ang ulo ng aso, masigla, graceful, at maayos ang top line niya, ang front legs niya at rear legs niya na nasa tamang standard habang tumatakbo. Kinakailangan din na masigla at alerto ang aso habang ginagawa ang exercise na ito. Dahil tinitingnan din ng judges ang kanyang attitude habang tumatakbo at nagpipre-pose. Paulit-ulitin ang gantong klase ng exercise hanggang sa matutunan at makasanayan ng aso at maging komportable siya sa training na ginagawa natin. Ang mga Samoyed ay originally bred para sa hunting, maghila ng sledge at pang-herd ng mga reindeer. Sila ay medium-sized dog na all-white double-layer coat. Ang mga Samoyed ay napakahalagang companion ng mga Samoyedic people dahil nagdadala ito ng mga gamit nila sa hiking at pag-track sa mga daanan nila. At ginagamit din nila itong pampainit kapag sila ay natutulog sa gabi. Ang mga Samoyed ay substantial, powerful, tireless, at meron silang all-white double-layer coat na panlaban nila sa napakalamig na klima. Ang mga Samoyed ay medium-sized dog na tumataas sa mga lalaki ay 51 to 56 cm o katumbas ng 20 to 22 inches. At sa babae naman, ay meron silang taas na 46 hanggang 51 cm o katumbas ng
18 to 20 inches. At tumitimbang naman sila para sa lalaki ay 20 to 30 kilogram o katumbas ng 44 to 66 pounds. At sa babae naman ay 16 to 20 kilograms o katumbas ng 35 to 44 pounds. Sila ay very friendly, playful, alert, at happy expression. At magaling din sila na companion, especially sa mga bata or kahit sa ibang aso. Ang mga mata nila ay black or brown at almond shape. At ang kanilang eyelid at ilong dapat ay black. At ang tenga naman nila ay natural erect at triangular shape at nababalutan ng balahibo. Ang mga buntot nila ay tulad ng mga Alaskan Malamute na naka-curl sa likod ng aso. Sila ay pure white color but minsan meron silang light to dark brown tint color na tinatawag na biscuit color. Sila ay tinatawag na smiling samis or smiley dogs. Sila ay pwede sa mga training ng dog agility, obedience, show confirmation, flyball, and herding event. Panitilihin ang Samoyed na looking good at all times. Hindi naman kailangan laging nasa grooming salon, kailangan lang seryosong pagbibigay ng atensyon sa kanila upang hindi magbuo lang balahibo. At hindi mo kang madungis. Huwag kalimutang suklayan araw-araw ang ulo, katawan, dibdib, tiyan, kilikili, paa at buntot ng Samoyed gamit ang slick brush at metal comb. Maging prepared sa shedding season at ito ay twice a year. I-trim weekly ang kanilang mga kuko. Mas mainam na i-blower ang Samoyed 3 times a week para ma-maintain na walang buhol ang kanilang mga balahibo. Mga ka-dog world, maraming salamat sa panonood. Kaya don't forget to like, comment down below, and subscribe. Pindutin na rin po ang notification bell para maging updated sa mga susunod kong video. Kaya mga ka-dog world, marami pong salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!